Ayan guys, pag-usapan po natin yung sinabi ni Kim Cho tungkol dun sa bawal lumabas. Marami kasi ang nagtatanong po sa akin kung nauunawaan ko daw o naintindihan ko ba yung sinasabi ni Kim Cho tungkol sa kanyang video na bawal lumabas. Actually, hindi ko to dati alam na meron siyang video ganito. Kung hindi lang ako tinanong ay hindi ko malalaman na meron pala siyang video na napapag-usapan po ngayon. So kaya, pinanood ko ito siya. At pagkatapos ay pinaliwanag ko dun sa mga nagtatanong sa akin, sa aking mga kasamahan. Kung ano ba yung aking naunawaan. Actually, wala namang problema doon sa sinabi ni Kim Cho. Maliwanag naman yung kanyang pong pagkakasabi. Medyo meron lang hindi magkasunod ano po na pagkabigkas na part na kung saan ay parang tumalon siya. Ang sabi niya, bawal lumabas. Sa isang classroom may batas. Ang batas ay bawal lumabas. So dahil sa nagkumplay ka na bawal lumabas, ay at meron kang ginawa na inayos mo yung mas maganda panoorin po natin ulit. Classroom may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ayan. Sa classroom may batas. Ang sabi ni Ms. Kim Cho. At ang batas ay bawal lumabas. So, bawal lumabas. Yun ang kanyang sinabi. Pero nag-comply ka. Ayan. Pero pag sinabi na nag-comply ka na bawal lumabas. Na bawal lumabas. Pero may ginawa ka. Ayan. Pero may ginawa ka. Hindi po, ano po, hindi po dapat kasi nagkalugtong yung kanyang pagkwento o yung kanyang sinasabi sa mga point na ito na kung saan. Dahil sa nag-comply ka na bawal lumabas, no? Ang kung mapapansin niyo yung kanyang ano yung sinabi ni Kim Cho. Imbis na sabihin niya na sakit ay may ginawa ka, no? Actually hindi niya sure na ituloy, medyo na biglang nagbago yung kanyang salita. Imbis na sasabihin niya sana na submit, no? Ay ang kanyang ginawa ay may ginawa. Pakinggan natin ulit. May sinagmit dapat po ito, no? Pero may ginawa ka. Dahil may ginawa. Actually, hindi naman kalayo, no? Yung sagmit saka yung ginawa. Siguro ang gusto sa nang sabihin nito ni Ms. Kim Cho, yung ginawa na pagsisubmit, no? O pagbibigay do sa requirements na hinihingi para sa pag-renew ng kalamprans, ng EDSBN, no? Na kalamprans, no? O siguro ay ulitin po natin. Ang salitang ito, kuwating susuriin. Siguro ang gusto sa lang sabihin dito ni Ms. Kim Cho, dahil sa nag-submit ka, no? Imbis na submit yung kanyang sasabihin, no? Submit o submitted, ganyan, ay ginawa na lang. Pakinggan natin po ulit. May ginawa ka sa ipinagbabawal nila. Halimbawa, ang gusto sa lang sabihin dito ni Ms. Kim Cho ay dahil sa may ginawa ka, dahil sa mayroong silang pinagbabawal. Ito yung hindi dapat na nabanggit, ano po, ni Ms. Kim Cho, yung dahil may ginawa ka na ay pinagbabawal. Ulitin po natin, ha.
may ginawa ka na ipinagbabawal nila. Actually, kung intindihin natin ay ito ay pagkakamali, ano po, yung may ginawa ka, may nilabag ka, no, na ipinagbabawal. Kumbaga, siguro ay sinasabi siguro ng NTC na oh, bawal na kayong mag-operate kasi expire na yung franchise. Ito yung ibig sabihin ni Ms. Kim Cho, no? Ayan. Kumbaga yung ginagawa ng EBCBN na pag-aayos ng problema ay inihalintulad na lang ni Ms. Kim Cho sa isang room, no, sa isang classroom, no? Inayos mo yung law ng classroom nyo. Actually, medyo magulong ako ng ating pong iisipin, pero hindi naman ito kalituhan o kaguluhan talaga doon sa makakaunawa sa sinasabi ni Ms. Kincho. No, parang isang parabola, no? Yung kwarto o yung room ay ang ABCD. At dahil mayroon silang ginawang pagkakamali, pagkakasala, no? At dahil nag-comply sila, no, na sumunod sila sa sinasabi ng NTC na magsarado dahil nga sila ay nagkamali, no, ay ginawa naman po nila yung kanila pong side. At sinabi mismo ulit ay pwede na pala itong lumabas. Balikan po natin yung kanila pong unang sinabi. No, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas. Pag nag-comply ka na bawal lumabas, ang ibig sabihin kasi ng comply ay pagsunod. No? Kumbaga, oh, may ginawa kayong pagkakamali, no? Bawal na kayong magpalabas. So, sumunod naman sila, no? Nag-shutdown yung EBCB at hindi na sila nakikita sa TV. Dahil may ginawa ka sa pinagbabawal nila. Dahil may ginawa ka, yung ginawa nila ay yung pag-operate na kung saan ay expire na yung kalang franchise. No, yun ang ibig sabihin ni Ms. Kim Cho. Nag-operate sila na expire na yung kalang franchise. Yun. Ngunit inayos mo naman, sabi nga doon. Kumbaga yung EBCBN ay narintulad na sila sa isang kwarto na kung saan ay ginawa naman daw nila lahat ng paraan, inayos daw nila yung problema, no, yung batas, inayos nila. At sabi ng Scheme Chiu sa huli ay, ayun. Pero ito yung hindi dapat, no, na sinabi niya na pwede na silang lumabas. Kasi ang totoo naman po talaga ay hindi pa rin po naayos yung franchise ng EBCBN. So kaya mananatili po na naka-shutdown yung EBCBN. So doon po sa mga ano po, sa mga nag-react dito po sa sinabi ni Ms. Kim Cho, hindi naman po kahirapan unawain o intindihin. Ito ay parang parabola lamang po, no? Parang parabol na kung saan ang EBCBN ay inalimbawa ni Ms. Kim Cho sa classroom na mayroon ding batas at mayroon dapat ayusin dahil sa nagkakamali rin sila, no, kailangan nila mag-comply, kailangan nilang sumunod doon sa batas. So dahil ang nandun sa batas ay bawal lumabas, no, sabi ni Scheme Cho. So dahil sa sumunod ka, no, na bawal nga lumabas dahil sa inayos mo yung problema doon sa loob, ay sabi niya pwede ka na rin lumabas. So ibig sabihin ay hindi po mahirap unawain yung sinabi po ni Ms. Kim Cho. So sa lahat po ng mga nag-react, ito po yung aking pong reaksyon. Hindi po mahirap unawain at intindihin yung sinasabi po ni Ms. Kim Cho. Ito po yung patungkol sa ABS-CBN, sa pagsasara ng ABS-CBN. At higit sa lahat, ito ay tungkol doon sa pag-renew ng franchise po ng ABS-CBN. Mayroon pong nilabag, no, na batas yung ABS-CBN. Nag-operate sila nang wala pong
franchise. It means ay ibig sabihin ay expire na yung kalapong franchise. Samantalang may ibang franchise. Ayan. Marami daw franchise, mayroon daw mga network o ibang mga station na nag-ooperate na expire na daw po yung kalapong franchise. So yan ang dapat na pagtuunan ng pansin ng taga NTC. So maraming salamat po sa inyo po panonood. Daw ay magustuhan nyo ang aking reaction. Hindi po ako nalilito, hindi ako naguguluhan, at hindi ako nagdadalawang isip sa kung ano ang sinasabi ni Miss Kim Cho. Ni Miss Kim Cho, maliwanag po sa akin na yung kanyang sinasabi ay patungkol sa ABS-CBN at sa renewal ng franchise po nito. So paano, maraming salamat po sa inyong panonood.